Kandahan mo, mutakutin. Okay, ang mga sabas natin ay napakadali. Ilog. Ilog sa basket. Kaya sasabihin ko lang sa inyo. Is it added sa basket? Sige. First John 4:8. First John 4:8. God is love. God is love. Yun, very good. Yun na yun. Reverse. O, sino na ang nakaalam? Ulit-ulit mo na natin sabay-sabay. 1 John 4:8. 1 John 4:8. God is love. Okay. Sa Tagalog yan, ang Diyos ay pag-ibig. Okay. O, sa Tagalog, ang Diyos ay pag-ibig. 1 Juan 4:8. Yun. Oh, madali lang, di ba? Oh, sino gusto mag-memory verse? Yung iba naman, sino yung hindi pa napag-memory verse last? Sino yung... Yung nakaraang Sabado yun. Oh, yung nakaraang Sabado, iba, iba yung iba sa inyo eh. Oh, sino? Ikaw, yung iba. Oh, sige, tayo ka. Anong pangalan mo? Ariana. Ariana, oh, sige, ayaw mo lang. Ang langit at ang lupa. Good. O, yung pangalawa.
Genesis 7:5. At ginawa ni Chloe ang lahat ng ayon sa inutos ng Diyos. Galing. Pangatlo ngayon. Hala, yun lang ano ngayon. Moses. Tapos Genesis lang. Very good. Sa babae naman lahat. Simula ko na. Si Jana. Lahat? Magkapatid kayo? Hindi.
Kamu dapat itu lelaki. Dalawa. Dalawa. Sa malayong lugar sa Egypt, may pinanganak na batang lalaki. Ang pangalan niya si Moses. At ang kapatid niya naman, ang pangalan, ano pangalan? Sino ang alam? Sino kapatid ni Moses? Big. Big? Ang pangalan ng kapatid ni Moses ay si Aaron. Aaron. Sino man ang nanay ni Moses? Ano pangalan? Sino? Maria? Hindi, si Miriam. Miriam Camillor. Kasama yan. Si Miriam. Miriam ang pangalan ng nanay ni Moses. Habang nilalaro nila si Moses, kasi tumutuwa sila kay Moses. Si Moses ang bunso anak ni Miriam. At ang pinitinahan na bansa nila Miriam ay pangalan ay Egypt. Sila Miriam ay galing saan? Egypt. Galing sila sa Israel. Sila ay mga taga Israel. Punta sila, napuntala sila sa Egypt. Tapos nun, ang Egypt, ang mga Israelites ay ginagawang alipin ng mga taga Egypto. Pinapagtrabaho sila, pinapahirapan, pero may sahod naman sila. Binabayaran sila para sa ilang pagkain. Pero masyadong mahirap ang trabaho ng mga Israelites kasi pinapahirapan sila. Ang iba naman gusto nang tumakbo, tumakas, lumayo, pero hindi sila nakatatakas. Pag tumatakas sila, pinapatay sila. Yan. Habang nilalaro ni Aaron si Moses, ang nanay niya naman na si Miriam ay mag-iigib. Mag-iigib siya ng tubig. Gustong tumulong ni Aaron sa mama niya. Kaya ang mama niya naman ay tuwang-tuwa na siya ay tinutulungan. Nung kalaunan, magtataka si Aaron. Bakit nag-iingay? Mga bata, nag-iiyakan, ingay. Maingay sa lugar nila. Gusto niya pumunta. Gusto niya pumunta sa sudan. Para alamin. Eh, kaso lang, nag-aalaga siya kay inilalagaan niya. Naalagaan niya. Hindi niya pwedeng iwan. Maya-maya, dumating ang kanyang nanay na si Miriam. Dumating si Miriam, umiiyak. Tanong ngayon si Aaron, Ma, bakit ka po umiiyak? Ang sabi naman ni Miriam, may masamang balita. Ano masamang balita? Sayang asawa niya. De, ang masamang balita, lahat na may lahing Israelita na nakatira sa Egypto na mga bata ay papatayin dahil yung hari natatakot na baka ang mga batang Israelita pag lumaki agawin sa kanya yung kaharian. Kaya natakot si Paro, papatayin lahat ng bata. Ngayon natakot na sila Aaron, ang papa niya, si Miriam, natakot na sila. Baka kuhanin nila si Moses, papatayin. Ang ginawa, sunoplano sila kung ano ang dapat nilang gawin. Si Aaron nagbabantay sa bintana. Binabantay niya baka mga sundalo papunta doon at malaman na nandun si Moses. So tinatago nila si Moses para hindi malaman ng mga sundalo. At nag-isip ngayon si Miriam kung anong dapat gawin. At napag-isip-isip si Miriam na itago nila si Moses sa tubigan. Sa nilang tatako? Sa tubigan. Ang ginawa ni Miriam, pumunta siya sa... Na lang tubig. Saan? Tubig. Sa may ano? Sa ilog nilagay yung tubig. Sa may ilog. Nakuha siya ng mga... Okay, saan tubigan yung... Yung pwedeng gawin yung basket, kumuha siya ngayon. Ginawa ni Miriam, kumuha siya ng basket. Yun. Yung pagkagawa ng basket,
habang inaalagaan naman ni Aaron si Moses, hindi niya inayang magising si Moses para hindi umiyak na madali nilang mailagay sa basket. Nung tapos na yung basket, ilagay na si Aaron sa basket. Tapos, ilagay sa na maraming damo para pagtaguan. Habang inilagay nila si Moses, pumunta ngayon ang anak ng hari, ang Rena. Pumunta ngayon sa may ilog para ano? Maligo. Maligo. Para maglaba. Okay, para maligo. Maligo sana ang prinsesa, anak ng hari. Nagulat sila ngayon. Ang umiiyak na bata. Kasi hindi umiiyak. Si Moises. Nakita ng prinsesa ang basket. Lipusan niya ang kanyang katiwala. Na saan ang basket? Anong nakita nila sa basket? Baby Moses. Binuksan na ngayon ng katiwala. Nagulat ng prinsesa. Ano kaya ang gagawin ng prinsesa bata? Natuwa ngayon ng prinsesa. Ang prinsesa, isang walang mabait na prinsesa, wala pa siyang asawa, wala pa siyang anak. Naisip ang prinsesa na kukupin si Moses. Naisip ko ngayon, habang pinapakod naman ni Aaron kung anong gagawin nila kay baby Moses. Hinanap ngayon ng prinsesa kung sino ang may-ari ng bata. Dahil sa takot ni Aaron, lumabas si Aaron sa kanyang pinagtatakuan at nilapitan ang prinsesa. Pagkasunduan nila, ang sabi ng prinsesa, kukupin niya si Moses at siya ang magpapalaki para hindi siya ano? Papatay ng hari. Pag nalaman ng hari, papatayin si Moses. At humapit din si Miriam. Tinawagan ni Aaron si Miriam. Yan, nag-usap sila tungkol sa kay Moses. Yan na si Moses. Yung nalagaan siya ng prinsesa. Lumaki si Moises sa Egypto. Nung dinala lang si Moises sa palasyo, hindi rin alam lang hari dahil hindi natago ng prinsesa ang bata sa hari. Dalagaan ng prinsesa si Moises hanggang sa lumaki sa napag-aral. Si Moises, sino nakakaalam kay Moises nung lumaki? Ano nangyari kay Moises? Napanood niyo ba yung si Moises yung umati ng dagat? Hindi pa. So, to be continued ang ating kwento next Sabat. Ano natutunan niyo sa ating kwento? Marami po. Gaya ng ano? Paano mag-alaga ng bata? Paano pa? Bawal mag-alaga. Paano mahalin ang bata? Ang kapatid, mahal na mahal ni Aaron, si Moses. Kahit siya ay tinago, siya ay binabantayan ng kanyang kapatid. Ano may kapatid na bata ulit? Ang lalaki? Tibay nito. Ayan. Kapatid ko ba? Pagkatapos na po ito, ano sasabihin? Salamat po. Tibay. Una. Sige. Nakinig kayo maayos ha. Ngayon magtatanong si Teacher Jason sa itinuro niya. Ay, ikaw na magtanong. Ikaw rin magbibigay. Sino si Aaron? Asa si Mama mo? Sino si Aaron? May 7 pa. Sino ang kapatid ni Moses?
Sino ang kapatid ni Aaron? Moses! Sino ang gusto magpapatay kay Moses? Hindi ka na lang. Bakit gustong papatay ng nari si Moses? O, ikaw. Yun. Sino yung nag-alaga kay Moses? Saan nakatira si Moses? Anong bansa? Egypto. Hindi na tinatawag yung pangalan. Yung plastic pa! Yung plastic pa. Gusto niyo ba ang story? Kailan na ulit ang next brand sa Basin ng dalawa na lang ang Sabado, ha? Kwento mo ulit. Sa nanay nyo, basta magdadala kayo ng isa na magulang sa graduation nyo, okay? Para kung may award kayo, pero hindi mo alam kami. Pwede ka patent or tito, tita, or parents. Ha? Okay. Kangan na rin kayo nga sa graduation. Yung mga napag-aralan natin sa graduation. May ibang songs na ba tayong pag-aaralan? Ay, yung last na punta. Halalala. After nito ay Yan po si Chuchay at saka si Kiray magkasama. Si Chuchay at saka si Kiray. Gusto ng kwento eh, no? Mali-mali. Sino Miriam yung nanay eh? Sino ang nanay? Magkakapas yung kaya sila. Kaya nga. Ano tayo nagbantay?
Doctor po nila. Bali makakalimutan din nila yan. Please, wala ko na doon. Pakinggan nyo po na sa lahat na mapartneran ni Teacher Manny. Ito di ko sinabi yung ano, si Aaron yung tatay. Si Aaron yung tatay niyo. Sige, kakantayin nila ha. Ready, sing! Ito hindi nagbabasa. Ito na binasa yung sinabi. La 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 la. Ito po ang child abuse. Child abuse po. Ama na. A friend next to you.
Enjoy siya. Hallelujah. Sabi mo ni ano yung crinkles? Wow, sabi mo ni paano ba to? Ito na, di ba? Pag ano? Ito nga ba? Pa ba hindi iyo?